Hello mga Repapits! Welcome back to my channel at nanonood ka naman panigurado para matuto. Alright? So mga Repapits, it's your one and only Mr. Vader again. So, yun nga pala mga Repapits, huwag nating kalimutan i-hit like, share, and subscribe para marami pa kayong matutunan. Kaya, just sit back. Ay, sit back agad! Ay! Kakalimutan pa natin, Mr. Vader talaga. Maraming salamat sa patuloy na suporta, mga Repapits. Kaya huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko kayo ng mga the best talaga ng mga iba't ibang klaseng tutorials actually. Kaya nga, pinalitan ko na yung pangalan ko ng Mr. Vader's Tutorials na lang. Pero mananatili pa rin ang spreadsheet pangkalawakan. Yan ang maipapromise ko sa inyo mga Repapits. Ngayon, ang topic natin ngayon ay madali lang. Understanding pivot table. Ayan. So, mga Repapits, ito na yung nire-request talaga ng karamihan eh. Si pivot table. Ah, Mr. Vader, paano ba itong si pivot table na to? Ngayon, hindi ka na mga nganib kaibigan. Hanggat andito si Mr. Vader, akong bahala sa iyo. Alright. So, ready ka na? Magbukas ka na ng panibagong spreadsheet. At kung gusto mo, gayahin mo yung mga data ni Mr. Vader. Yan. Okay lang yan. Basta maganda yung habang ginagawa ko, ginagawa mo din para mas matuto ka. Alright. So, ready ka na, Repapits? Let's go! So, ayun na nga mga Repapits. Itong si pivot table, marami pong nahihirapan. Ako lang naman po, gusto ko sa inyong i-explain ng pinakamadali paano po ba talaga gamitin si pivot table. Lalo na yung, kunwari, yung data set mo o yung range mo, talagang napakadami yung raw data mo. Yung talagang mga supply talaga, yung per day, yan, mga ganyan, mga monthly, mga ganyan. Ito kasing si pivot table, automated na. Kung gusto mong mapadali ang buhay mo. Ngayon, hindi ko na patatagalin to mga Repapits, agad-agaran ko namang ituturo sa inyo. So, Mr. Vader, paano po ba tong si pivot table? Okay, so si pivot table, ayan, meron tayong tab na pivot table. O, tsaka ito yung data range natin, mga Repapits. So, si pivot table, ang gagawin mo, paano ka mag-insert? I-click mo si data. And then, andito, si pivot table. Pag-click mo kay pivot table, tatanungin ka ni spreadsheet, data range. Ano daw yung gusto mong i-pivot table? So, i-click mo to. Ayan, select data range. Kitang-kita naman, click, ayun. So, dito, ilalagay mo itong buo. Sama natin yung title, ayan, yung month, fruits, at supply, hanggang sa baba. Ayan. Tapos, pag-click mo ng OK, ma-highlight mo, wait lang ha, baka nagulat yung karamihan. Mr. Vader, balik ako dun ha. Mr. Vader, paano nyo nagawa yun? Kasi yung iba, diba, dinadrag pa na ganyan, ganitong itsura. Hahawakan mo yung i-hold mo yung left mouse mo tapos idadrag na ang haba ng dataset ko Okay. So, paano ba yon, Mr. Vader? Kung nanood ka nung mga una-una nating videos, talagang alam mo to, pero para po dun sa mga bago, ito po siya. So, kung Windows user ka, mga Repapits, itry mo muna to. Basic lang tayo ulit ha. Hawakan mo yung control sa keyboard mo. Pag press mo ng control, i-down mo. Ayun. Doon ka kagad sa dulo na set. Okay? Control, up. Ayun. Pag Mac user ka naman, Repapits, command. Command ang pipindutin mo. Command down, command up, command left, command right. Okay? Ayun na, nakikita niyo yung color blue. Ayun na, oo. Kita mo pa? Oo, bilis no? So, Repapits,
Pagka gusto mo naman i-select lahat, i-combine mo si control at saka si shift. Okay? Pag Mac user ka, command at saka shift. So, sige, tignan nyo yung color blue. Ito. Yan. So, command shift or control shift. Tapos, pupunta muna tayo ng kanan. Okay? Papuntang kanan. Ayun, na-highlight. Okay? O, tinanggal ko yung daliri ko sa mouse, ha? Ay, sa mouse, sa keyboard. Ngayon, gusto ko i-highlight lahat. O, press mo ulit. Control, shift, tsaka down. Ayan. So, ayun, Repopits, na-highlight na lahat. Okay, so, balik na ang pivot table. Ayan, alam mo na, may bago ka na naman natutunan, kaibigan. Ito na. Click natin yung okay. Ayan. So, si pivot table, tinatanong ka, insert to new sheet or existing sheet. Pag sinabing new sheet, lalabas tayo dito sa panibagong tab. Pag existing sheet, andito lang siya sa gilid, lalabas. Gusto ko mas presentable. Kumbaga, ito yung raw data ko. Ito yung pivot table. So, create tayo ng new sheet, kaibigan. Create. Pero kung doon naman sa may mga gustong nakikita yung raw data, okay lang din po yun, existing sheet. Okay? Pero so, sa ngayon kasi, doon ako sa mas nakakaraming pabor, doon tayo sa new sheet. So, okay, pagpasensyahan nyo na po doon sa mga gusto ng existing sheet. O, create tayo. Ayan. Naku po, Mr. Bader, paano na? Paano na ang pivot table? Ayan. So, mga Repopits, naalala nyo, ang rows, yung numbers. Yung numbers, nakikita nyo sa kaliwa, pababa. Ito. Ayan, pababa. Yun yung rows. Yung columns, yung letters. Yung pakanan. Ayan. Ayan yung columns. So, yung values daw, dito na sa gitna. Kumbaga, ang values, siya ang may-ari netong parte nito. Ayan. Ayan yung explanation kay pivot table. Si rows daw dito, si columns sa taas. Okay? So, sabi nung manager mo, gusto kong makita yung anong tawag dito, baga yung supply natin kada araw. Ayun ang utos sa inyo ng manager. Since ikaw marunong ka mag pivot table, si Rose, yan yung pababa, click mo to, add. Andito na ako, mga Repopits, ha. Add months. Bakit nga ba months ang nakalagay dyan? Dapat pala days. Naku, patay tayo dyan. Mayayari na naman tayo sa mga viewers natin. Days. Ayan. Sige nga, tignan natin. Ayun, nag-iba. Huwag kang mag-alara, Repopits. Matik yan. So, lagay natin yung days. Ayan. O, diba? Naka-arrange na agad. Hanggang baba. Ayun, may grand total pa. Yan, days. Columns, ang ilalagay mo dyan yung supply ninyo, yung prutas. Okay? Ayan, yung prutas. Lahat ng prutas, pa ganun. Ayan, oh. Ngayon, sabi nung manager mo, diba, gusto niyang malaman kung ilan na lang yung supply nyo. Yun naman, mga Repopits, yun yung values dito sa loob. Yan, click natin ang values. Supplies. Yan, supplies naman. Oops. Biglang may lumabas na number. Ayan, mga Repopits, sum yan. Pag tinanong ka ng manager mo, gusto niya malaman kung ilan na lang ang mga supplies, ang ilalagay mo dito ay sum. Okay? So, ibig sabihin nito, sa araw, eto dito tayo kay Apple, ha. Sa araw na to, January 2, 2020, ang natitirang Apple na lang neto is 45. Okay? Ganon din yun sa iba. Mr. Bader, gusto malaman ng manager ko yung average, eh. Huwag kang mag-alala, Repopits. Lagay natin dito, ayan, oh, ang dami, oh. Average. Average. Oh. Diba?
Eh, Mr. Vader, hindi naman nagkaiba tong ano, parte na to. Kasi, baka iisa lang yung nag-number dyan nung January 2, 2020. 45 lang. Sige, punta tayong pivot table. Hanapin natin. Ano yun? February 2. 2. 0 to, ay 2 lang pala, 2020, ayun, ah, pineapple to, hanapin natin yung apple, ayan, 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 ba't nawala, ah, 1 to pala yun, pagbasin, atay tayo dyan mga republic, 1 to pala, hindi pala, hindi pala 220. Ayun, apple. Iisa lang. Iisa lang ang example nung sa apple. Okay? Balik natin doon para makita. Ayun, apple. Ayan. O, diba? Patay tayo dyan mga Republics. Baka nalito ang mga viewers. So, balik tayo dito. Pansinin nyo, may mag-iiba dito sa parte nito. Huwag kayo mag-alala. Ibig sabihin niya, dalawa yung example nun o tatlo, apat nga nun. Eh sa etong parte na to, iisa lang ang example. Gawin natin ulit sum. Tingnan mo. Op, may nag-iba. Napansin nyo? Gawin natin average. Op, may nag-iba. Eh, Mr. Vader, gusto malaman ng manager ko, ilan na lang yung stock namin na ano. Kumbaga, kasi kung iisipin mo, eh, etong nakikita mo, kunwari eto, yung apple, ito, eh, isam ulit natin. Yan. Itong apple na to, ito yung number of apples na meron ka pa. Pero, iilan na lang yung supply. I mean, supply na ilang box na lang siya. Pwede pa ba mag-add, Mr. Vader? Yes. Ilagay mo dyan, add. Tapos, supplies ulit. Tapos, oh, makita nyo? Ito, sum. Ito, ang pwede nyong ilagay dito ano, count yan. So nagegets po ba natin yung example na yun? Kumbaga ganito siya mga repapits, sum of supplies. So meron daw natitirang 45 na apples sa iisang box, diba? Eto naman, ano to, ayan, noong January 6 o yung blueberry daw, eh meron pang 106 pieces sa dalawang box. O, diba? So, mga repapits, ganyan lang kadali mag-pivot table. Huwag lang po kayong malilito. Alright? So, lagi nyo tatandaan yung rows, eh papunta dito, pababa. Ang columns, ayan, columns, ay papuntang pakanan. Alright, pwede nyong pag-eksperimentuhan to. Magdagdag pa kayo sa rows, kung meron may monthly, ganyan. Sa columns, maglagay kung malaki talaga yung dataset ninyo. Dito sa value, pwede naman kayo magdagdag ulit kung gusto nyo. Filters, ito maglagay kayo. Anong gusto nyong makitang filters? Gusto ko po makita yung per day kasi baka mamaya hanapin ng manager ko. O pag nilag-add kayo ng filters, eh, pwede nyo yung i-clear to. Gusto daw makita, eh, ayan, January 5. Ano bang meron sa January 5? O sige, i-click natin yan. Click natin okay. Ayan, nung January 5, meron lang tayong available na dalawang prutas. Eh, yung apple at saka yung orange. Yung apple, eh, meron 61 pieces sa iisang box. Ang orange meron 57 pieces sa iisang box. Ang total number of supplies ay 118 fruits sa dalawang box. O, di ba? Matay tayo dyan mga repapids. So, mga repapids, eh, yun lang po ang pivot table. Ngayon, bago tayo magtapos, eh, bibigyan kita ng mga bonus na lang pala. Bonus to. Bonus para kung sakaling gusto mong mag-experiment katulad ni Mr. Vader sa ganitong pivot table, para madali ka, alam mo yung madali ka makagawa ng
ng example, eh eto, ituturo ko sa iyo. Okay, mga Repapits, eh actually dapat sa iibang video to eh, pero since andito ka naman na, ayoko kayong nahihirapan, mga Repapits, kaya ituturo ko na sa inyo to. So paano kung gusto mong gumawa ng pivot table tapos mag-e-experiment ka lang, mga ganun-ganun, ganito po siya ginawa ni Mr. Bader. So naghanap lang ako, nag-google ako, tapos tumingin ako, iba't ibang pangalan ng fruits, yan, lagay mo. O kaya maglagay ka dyan, iba't ibang cars naman ilagay mo, yan, mga example or subjects, mga ganyan, eh kung ano-ano, kung anong biskuit, yan, mga brand ng cellphone, mga ganyan, yan, pwede mo ilagay. Pero dito sa days, para hindi ka mag-isa-isa, ganito gawin mo, okay? Mag-ready ka na, Repapits. So, equals, rand, between, nakita nyo yung example, random integer between two values inclusive. So, rand between, tapos, op, sandali lang, maglagay ka dyan ng date, yan. So, random between date, nilagay ko dyan, nakita nyo, year muna, year 2020, month, January 1, ang simula, 1 din. And then, yan, hindi pa yan tapos, mga Repapits, kasi random between nga daw eh. So, comma, lagyan nyo ulit ng date. So, anong, ano ba, pwede natin, 2020 din, tapos, hanggang March lang, yan, March, tapos, hanggang 30 ba ang March, mga Repapits, o 31? Lagay na lang natin 30 para sigurado. Ayan. Pag natapos mo yan, Repapits, ganito siya intindihin. So, random between daw sa date ng January 1, 2020 hanggang March 3, March hanggang March 30. Okay? Nag-guess nyo? Naku, naguluan na naman yung mga Repapits ko. So, pagkatapos nyan, i-enter nyo, tas, oh, Mr. Bader, bakit puro numbers yan? Lalong sumasakit ang ulo ko, numbers na naman. Eh, huwag ka mag-alala. I-copy muna natin formula. Mga Repapits, ganyan talaga ang lalabas. Kasi parang code yan ni spreadsheet or ni Excel eh, na ganyan talaga ang lumalabas. So, papalitan mo na lang siya ng format. Ayan, format dito sa taas. Click mo to. Dito. Date. Ayun. Diba? So, Mr. Bader, paano yung supplies? Ayan, supplies. Ayan yung rand between, random between, low. Ano daw yung low? Random between numbers lang naman yan, mga Repapits. So, madaling intindihin. So, sabihin na natin, magbigay ka ng example na sa low is 30, ang high is 100. And then, hit enter. And then, copy natin yung formula. Oops, may napansin kayo? So, nakita nyo, Repapits, bawat galaw ko dito, nag-iiba yung formula. Pansinin nyo to, at saka ito. Magta-type lang ako. Oop, may nagbago. So, ang technique dyan, mga Repapits, i-copy mo to. Yan. Copy. And delete mo. Tapos, tsaka mo ulit. I-paste. Sorry, mga Repapits, Mac yung gamit ko eh. Nag-automatic pala siyang nagka-copy ng formula. So, mga Repapits, ang lagi nyong tatandaan, pag nag-copy kayo ng values or mga dates, mga ganyan, or numbers, paste as values. Yan. Napansin nyo na wala yung formula? Ayan. Kaya Ctrl Z ko, mga Repapits. Kanina kasi, yan lang eh. Ctrl V lang ginawa ko. Tingnan nyo. Lumabas yung formula. Ngayon, pag paste as values natin yan, para ito, pakita ko sa inyo, right click, paste special, paste values only. Ayun, nawala yung formula. Ganun din dito, mga Repapits. Control C, ito, papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng pag Mac user ka kasi nag-automatic na pinipaste yung formula. Control C ko na. Binackspace ko. Tapos, kinontrol V ko lang. Walang values. O yun, bumalik yung formula.
Okay, control G natin. Ngayon, i-paste as values natin. Ayan, nawala yung formula. So, mga repapits, ganyan kahalaga si paste as values. Mahalagang mahalaga po siya. Kahit anong copy ninyo, promise, mag-paste as values kayo. Okay? So, ganun lang gumawa, mga repapits, ng random data para makapag-practice ka ng pivot table. Ngayon, gawin mo yan habang siguro pinapanood tong video na to para mas matuto ka pa. Alright? So mga repapits, hanggang dyan na lang yung bonus ko muna for the meantime. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng Mr. Vader's Spreadsheets Pangkalawakan. So sa muling pagkikita, mga repapits, huwag kalimutan yung hit like. Ano ba yung huwag kalimutan hit like? Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe for more videos. Kaya sa muling pagkikita, mga repapits, uy, dalawang beses ko na sinabi yun. Ito na nga, paalam.